po muli sa inyong lahat. Tayo po ay magluluto ng bope sa araw na ito. At ang ating pong gagamitin ay ito pong baga po ng baboy. Ito na po siya, nahiwa-hiwa ko na po siya ng maliliit na ganito at nailaga ko na rin po siya. Bali, ito pong itsura niya nung pagkatapos po siyang ilaga. Hiwa-hiwain lamang po natin siya ng maliliit na ganito. Pwede nyo rin pong dagdagan o gamitan ng puso ng baboy din po, kahalo nitong baga. Pero baga lamang po ang ating gagawing bopis sa araw na ito. At gagamit din po tayo ng bawang, ganun din po ng luya, at ito din pong sibuyas, at gagamit din po tayo ng kalahating tasa po na suka. Lalagyan din po natin siya ng diced na carrots po, at ganun din po itong diced na bell red pepper din po. At gagamit din po tayo ng konting sining labuyo, dinurog na paminta, at ito pong bay leaves po, mga 3 piraso po na bay leaves. At lalagyan din po natin siya ng konting pampakulay, gagamit po tayo ng atsuwete po o yung annatto powder po. At gagamit din po tayo ng mantika para po sa ating paggisa, at ganun din po ng patis para po sa ating pampalasa. Ngayon po ay umpisa na po natin ang pagluluto nito. Ito po at mainit na po itong ating paglulutuan. Lalagyan na po natin siya ng konting mantika. Pagkatapos po, una po natin ilalagay itong ating sibuyas. At pagkatapos po nito, ito na pong ating bawang. Kitain lamang po natin ito ng konti. At pagkatapos po, lalagay na rin po natin itong ating luya. Lutuin ko lamang po ito sandali. At kapag nagisa na po itong ating bawang sibuyas at luya, lalagay na po natin itong ating baga. Haluin ko lamang po ito. Pagkatapos po, ay atin po muna siyang tatakpan ng mga 5 minuto lamang po. Lutuin lamang po natin siya ng konti bago po natin ilagay yung mga ibang sangkap nito. Tatakpan ko po muna siya niya. Ito na po siya. Pagkatapos po nito, atin na pong ilalagay itong ating suka. At lalagyan na rin po natin itong annatto seed o itong annatto powder. Lalagyan lamang po natin. Lalagay na rin po natin yung paminta. Meron din po itong bay leaves. Tatakpan lamang po siya ng mga ilang minuto. Siya. Ngayon po, atin na pong ilalagay itong ating mga gulay po. Ito pong ating carrots at ito pong ating bell pepper. Hahaluin lamang po natin ito. At kung sakali pong natutuyo ang inyong niluluto, pwede nyo rin pong dagdagan ng konting tubig. Huwag lamang pong sobrang dami dahil hindi po maganda yung
maraming tubig. Dapat po ay medyo tuyo-tuyo po siya ng ganyan. Haluin ko lamang po ito pagkatapos po kay akin siyang muling tatakpan. Hintayin ko lamang pong lumambot itong ating carrots at ito pong ating bell pepper. Pagkatapos po ng mga ilang minuto pong pagkakatakip lang, atin na po siyang titimplahan. Lalagyan na po natin siya ng patis. At ilalagay ko na rin po itong sining labuyo po. Kung ayaw nyo naman po ng lagyan ng sining labuyo, ayaw nyo po ng maanghang, hindi nyo naman po kinakailangan lagyan. Buhin ko lamang po siyang maigi. At akin pong titikpan muna ang kanyang sabaw kung tama na po yung timpla. Okay naman po ang kanyang lasa. Kung gusto niyo po ng mas maasim, pwede niyo pong dagdagan ng kanyang suka. At kung gusto niyo rin po na medyo masabaw, nasa sa inyo na rin po, pero dapat po ay mga magganyan lamang po ang kanyang sabaw. Akin po muna siyang tatakpan hanggang sa maluto na po itong ating carrots at yung pong bell pepper. At eto na po ang ating luto ng bopis. Ayan na po. Ang sarap po ng kanyang itsura. Tamang-tama na po lahat ang kanyang lasa. Hanggang sa muli po, maraming marami pong salamat. Huwag po kayong magsawang manood po ng ating mga video sa YouTube. Hanggang sa muli po.